So yan mga guys, ABS, AC, handbrake, indicator, at saka traction control, at saka buzzer sound. Yan ang ating video episode ngayon related sa brake system. So ang main problem natin sa episode natin ngayon ay hydraulic brake booster. So may internal problem na, kaya papalitan natin ng hydraulic brake booster. So yan guys, isang Pajero 2008 model. Yan ang ating gagawin ngayon. Kaya bago muli nyo akong samahan. At kung bago kayo sa channel na to, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at hit yung notification bell para lagi kayong ma-notify sa susunod pang mga video tutorial na i-upload ko. Salamat! So, bukod sa nakailaw yung mga indicator sa instrument cluster at saka yung buzzer sound, ay ang ating brake pedal ay napakatigas at saka mahina yung brake. Yan ang main cause kapag sira yung ating hydraulic brake booster. Okay? Mga guys, ito yung ating hydraulic booster na ating papalitan. Bago natin mapalitan yan mga guys, para maluwag tayo sa pagpapalit ng ating brake booster, kailangan natin tanggalin ang ating battery negative terminal, saka positive terminal, para maluwag tayo. Okay, next natin tatanggalin mga guys ay ang ating battery tree. So tanggalin natin yung mga bolt para maluwag tayo sa pagtatanggal ng ating hydraulic brake booster. Next nating tatanggalin mga guys ay ang ating mga harness connector. Okay, tanggalin natin ang ating mga harness connector. So next natin tanggalin, so babakim natin ang ating brake fluid sa loob ng reservoir ng ating hydraulic booster para pagtanggal ng ating tube ng hydraulic, hindi maraming tumagas sa ating body para hindi masira yung pintura. Okay, so ito guys yung ating vacuum pump na gagamitin para sipsipin natin yung ating brake fluid sa loob ng reservoir tank ng ating hydraulic brake booster. So yan mga guys, natanggalan natin ng brake fluid yung ating reservoir tank. So next nating tatanggalin mga guys ang ating mga pipe, yung brake line pipe natin. So may apat ng pipe dito, kailangan nating tanggalin. So gagamit tayo ng 10mm na Clear North Torque Wrench. Okay,
So, sarahan natin, luwagan natin. Okay. So yan mga guys, naluwagan na natin lahat. So pwede nating tanggalin sa isa. So kahit gamitan natin ang ating hand removal, malambot naman. So yan. So pihitin lang natin ang ating kamay. Kasi malambot naman mga guys. Okay. Yung matatapon na fluid sa ating body, bubuhusan na natin ng tubig mga guys, para hindi masira yung pintura ng ating sasakyan. Okay. So yan mga guys, natanggal natin yung ating mga brake line pipe. So okay, next nating tatanggalin yung ating mounting sa loob, sa may driver side. Okay, so bago tayo makapagtanggal ng mounting mga guys, so yung mga apat na bolt nut doon tatanggalin natin. Para malog tayo, magtatanggal tayo ng cover dito sa baba. Okay. So yan mga guys, tatanggalin na natin yung cover. Okay. Ito mga guys, kailangan nating tanggalin itong lock pin ng push rod sa ating brake pedal. Okay? So yan, tanggal na. Then ipus natin yung pin para matanggal. So ito yung pin na tinanggal natin mga guys. Okay, then next nating tatanggalin yung mga apat na mounting. Ayan, tatanggalan natin yung ating mounting ng ating apat na nut. Tatanggalan natin mga guys. Okay. So gagamit tayo ng 12 socket na deep socket at saka extension mga guys at saka universal joint. So yan mga guys, nalugan na natin yung 12mm na nut, yung mounting nut. So tatanggalin na natin. So may isa pa. Ah.
Okay. So yan, natanggal natin yung apat na mounting ng ating hydrovac, hydraulic brake booster. Okay. Okay mga guys, tanggalin na natin ang ating HBB or ang ating hydraulic brake booster. Kasi natanggal natin yung mounting, yung apat na mounting na dun sa ating brake pedal. So, patakin lang natin ito mga guys. So ito guys, yung ating lower hydraulic brake booster. So yan. Ito yung ating accumulator piston. Then ito yung motor ng ating hydraulic brake booster. So ito rin yung ating ABS ECU. So integrated na yan mga guys, kasama na lahat, ECU, motor, accumulator piston, at saka yung reservoir tank. So magkakandak tayo ng checking mamaya kung bakit kailangan palitan ang ating hydraulic brake booster. So ito mga guys, yung ating connector B ng ating hydraulic unit. So ito guys, yung ating terminal number 2. Then ito yung terminal number 7. Sa ating connector, ito yung terminal number 2 at terminal number 7. Kukuhanan natin ng resistance yan mga guys. Dapat ang makuha nating standard value ay tester connector 2 and 7. Ang specified condition natin ay 10 or less ohms ang value na dapat makukuha natin mga guys. Kapag exceed sa value na makukuha natin, mataas na kasi yung resistance, so kailangan natin palitan ang ating hydraulic unit. So kuha na natin ng resistance yung terminal 2 at saka terminal 7. So ang result na dapat ang makukuha natin dyan ay 10 or less ohms. 10 ohms or less mga guys. Okay? So mataas na ang resistance na actual reading na nakuha na natin. Next natin kukuha ng resistance mga guys. Terminal 31 and 32. Continuity 10 or less ohms ang dapat makuha nating value. Okay? So ito yung terminal 31 at saka 32. So ito yun mga guys. So 31 at saka yung 32. So kukuha na natin ng reading. Tingnan natin kung ilan makukuha natin actual reading. Okay? So yan mga guys, paanin natin ang reading. So ang nakuha nating reading ay
450 babare, mabilis ang pagbabare ng reading. So 240 something, so napakataas ng resistance mga guys. So dapat 10 ohms ang makuha nating standard value na resistance mga guys. So mataas yung reading, kaya yan ang proven na kailangan talagang palitan na yung ating hydraulic brake booster. Okay, so yan mga guys, natapos yung ating checking ng resistance ng ating hydraulic brake booster. So may result tayong na-prove na kailangan talagang palitan tong hydraulic brake booster natin. Okay, so mga guys, ito yung ating bago na hydraulic brake booster. So ito yung luma. Okay, itong lumang bracket tatanggalin natin kasi yung bago walang kasamang ganito mga guys. So tanggalin natin to at transfer natin dun sa bago. Okay, so yan, kabit natin dito. Okay, so kabit na natin yung bracket, then kabit na natin dun sa mounting yung ating bagong hydraulic brake booster. Yan guys, yung bago nating hydraulic brake booster, ready for installing na tayo dun sa mounting. Okay, so yan mga guys, na ikabit na natin yung apat na mounting nut ng ating hydraulic brake booster. Okay, so next naman, kabit natin yung cover dito. Okay, next natin kabit mga guys ay ang ating mga pipeline. Yan, tightening muna tayo. Yan guys, refill natin ang brake fluid, ang ating reservoir ng ating bagong hydraulic brake booster. Okay, so nasa specified level na, and mamaya mag bleeding tayo. So kumpletin muna natin ikapit lahat pati yung ating battery. Okay, so final tightening na natin yung ating mga piping ng ating brake booster. Nagpit na. Next na naman natin ikabit yung ating mga harness connector. Okay, so yan, ikabit na natin lahat ng harness connector. So mag air bleeding tayo mga guys sa ating brake system. Switch natin yung ignition switch.
Then para yung pam-utor ay umandar, then i-depress natin yung brake pedal ng 3 to 4 times. Okay? Para ma-refill yung buong system ng ating hydraulic brake booster. Okay? Then yan, unti-unting tumitigas. Then magbi-bleed tayo sa ating both front caliper. Then after that, yung both rear caliper. Okay? So yan mga guys, ang ating Pajero na 2008 model. Diagnosing and replacement ng hydraulic brake booster. So natapos na mga guys. Salamat sa inyong panonood sa ating video tutorial.